at live mula na iyan nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, kamusta ang operasyon ngayon sa NAIA? Marami na bang nakalipad? Ilan ang naantala? Puno ba ngayon ng pasahero at naghihintay? Karen, sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng impormasyon ng Manila International Airport Authority kung nakalipad na ba lahat ng domestic at international flights na naantala kahapon dahil sa software glitch na nakaapekto sa CNS-ATM o yung Communication Navigation and Surveillance Air Traffic Management System ng Paliparan. Halos apat na oras nag-antay sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 2 si Sheila at ang kanyang mga kaanak na uuwi sana sa Davao del Sur. Ang flight nilang alas 3 ng madaling araw na urong sa alas 7 ng umaga. Wala talaga kasi sa ganitong sitwasyon namin, walang choice. Si Marilu naman uuwi sana sa Cagayan de Oro, stranded din sa NAIA ng 3 oras. Due to loss of connection po, kaya nagkakaganito yung sitwasyon ngayon sa NAIA. Mga 3 hours po delay yung flight namin. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, 3 flights ang nakansela, habang 38 domestic at 21 international flights naman ang naantala. Paliwanag ng KAAP, alas 11:30 ng Lunes nang unang ma-detect ang isang glitch sa software ng Communication, Navigation and Surveillance Air Traffic Management System ng Paliparan. Ang ginawa ng ating mga air traffic controllers, ginawa balik tayo doon sa manual. Pinahinto natin muna yung ating mga departure, puro arrival muna. Ayon kay Apolonio, ang glitch ay bunsod ng pangangailangan ng upgrade ng buong CNS-ATM system. 2017 pa kasi na-install ang programa at ilang taon na ang nakalipas nang huling magka-upgrade ang naturang sistema na nangangasiwa sa air traffic sa NAIA. Yung ating mga program hindi na-updated dyan. Kaya lang po, dahan-dahan yung pag-update, may pace po yan, hindi pwedeng biglain. Hindi ito ang unang beses na nagkaaberya ang CNS-ATM sa NAIA. Matatandaan na noong January 2023 ay halos 300 flights papunta at palabas ng Maynila ang naantala dahil sa isang power outage. Lumabas sa investigasyon ng Senate Committee on Public Services na maaaring na-damage ang CNS-ATM ng NAIA dahil sa naturang outage. Lumabas din sa investigasyon noong 2023 na hindi sapat ang maintenance na ginagawa para sa naturang programa dahil na rin sa ilang mga issue sa service provider nito simula noong 2020. Nauna lang nabanggit ng mga eksperto na dapat ay taon-taong ina-upgrade ang software ng naturang sistema upang makasabay ito sa international standards. Karen, humingi na ng dispensa at ng paumanhin ang KAAP sa mga pasaherong naapektuhan ng naturang aberya at sinabi nila na paunti-unti na nilang ina-upgrade ang naturang programa at inaasahan na sa third quarter ng 2024 ay hindi na magkakaroon ng mga ganitong klaseng aberya. Karen? Alam mo, Katrina, matanong ko lang, no, ito ba ang dahilan kung bakit may mga nagsasabi na ang tagal ng air traffic, kunyari ang tagal sa ere ng eroplano bago makapag-land, may kinalaman ba doon, Katrina? Karen, depende yan sa sitwasyon sa bawat araw dito sa NAIA. Minsan, nakakaapekto din yung mga weather disturbances dito dahil minsan hindi nagpapalapag ng mga eroplano kung hindi 100% visibility sa paliparan. Minsan naman ay nagkakaroon ng power outage kagaya nung nangyari noong bagong taon ng 2023 kung saan halos 300 flights ang hindi nakalapag dito sa NAIA dahil sa naturang insidente. Itagdag na rin natin dyan, Karen. Go ahead, Karen. Go ahead, Katrina. Kasi noong linggo, may mga ganong feedback akong nakuha. Kumbaga, medyo mas matagal yung eroplano na nasa ere. Karen, hindi natin sigurado kung dahil din sa CNS-ATM yung naturang pagkaantala ng mga flights noong linggo. Dahil itong naturang software glitch ay namataan lamang ng mga otoridad noong 11:30 ng umaga ng Lunes. Karen. Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,